Bistado. Na makakaiwalay na insidente ng pamaril ang sunod-sunod na lumabas sa balita at sa mga social media. Ang masaklap sa bawat pangyayari, sangkot ang isang security guard. Sa Pasig City, napisto sa CCTV camera ang eksenang ito. Sa simula, walang bakas ng aberya. Pero trahedya pala ang kasunod ng paglabas ng gwardyang ito mula sa guardhouse. Maya-maya pa, lalabas ang isang lalaki at pabarili na ang guard. Matapos bumulagta, dalawang bala pa ang pinakawala ng mama. Sa gitna ng pamaril, tila hindi na alarma ang iba pang mga security guard na naroon. Mabuti na lamang tiyempong napadaan sa lugar ang isang police mobile. Kaya naman huli ang suspect at nabistong security guard din pala at kasamaan pa ng biktima. Ang masaklap nga lang, ang biktima'y hindi na umabot ng buhay sa ospital. Dead on the spot ang lalaki sa mga tinamong mga tama ng bala sa kanyang katawan at ulo. Ang ikwentro palang ito ay gwardiya kontra gwardiya na naman. Ang ikatlong insidente nangyari sa Lipas City, Batangas. Isang store manager ng appliance center inatake ng kanilang security guard umaga ng November 19. Ayon po sa kanyang salaysay, wala po siyang kain. Tapos nandun po siya sa loob ng store, may nakikita nga daw po siyang mga babae na palakad-lakad daw po ng store. And then, yun po, parang nag-hallucinate itong ating suspect. So, nagkaroon laang ng heated argument na nagresulta po sa shooting incident. Sa kabila ng tinamong sugat, swerte namang hindi napuruhan ang store manager. Naharap sa kasong frustrated murder ang suspect na gwardiya. Personal ko nakausap si Alex at ibinisod niya sa akin ang mga pangyayari bago naganap ang insidente. Paano nagsimula yung alitan niyo ng gwardiya? Yung station niya, dun sa gate na yun, ang katabi niya, nakapark na kotse tsaka bike. So nandun nakapark yung bike ko tsaka nung housemate ko. So pareho kaming nawalan ng gamit, nawalan ng mga spare parts, nawalan kami ng bell. Lumabig din naman ang ulo ni Alex at hindi itinuloy ang reklamo. Pero makalipas ang ilang buwan, ako lang mag-isa. Galing ako ng pagbabike. So nandun siya, nakapatong yung paa niya sa pedestal on duty. Binuksan ko ng malakas yung gate para hindi intentional na asarin siya o gisingin siya. Sirayan mo yung gate? Hindi mo kasi ako tinutulungan eh. So parang ewan ko, nagulat ata siya o naasar siya. Sabi niya sa akin, sisirayan mo ata yung gate ah. Tapos parang ako, parang inisip ko, unbelievable talaga itong tao na to. Parang sinagot ko lang siya na, hindi mo kasi ako tinutulungan eh. Tapos parang ang dami niya pang sinasabi.